Hello guys, kami ay papunta sa May Kawayan sa ating kapamilya para magpaturo sa ng driving. So gagamit tayo ng Waze. So nakasita siya, sinat namin siya sa May Pine Tree, May Kawayan. So guys, ito pinapadaan tayo sa 11th Jamboree, tapos GMA, U-turn tayo sa May EDSA. Tapos diretso na tayo ng Balintawak. Then NLEX na tayo, exit tayo ng May Kawayan. Guys, samahan nyo kami sa aming paglalakad. Yan, ito, EDSA tayo. In 5.8 kilometers, keep right. Tapos sundan lang natin si Waze. Dito na tayo sa May Landmark. Landmark EDSA. Guys, yung ano, landmark dito sa kabila niya na naman may ginagawa na namang building. So binabaybay lang natin itong EDSA ng MRT, sa ilalim ng MRT hanggang doon sa May Balintawak. Yan guys, yung landmark sa may gawing kanan. Tapos ang susunod dito sa may landmark, ito naman SM North. At SM na tayo. Ay, hindi ko lang dito kung paano kayong balance ko pala sa ano, RFID. 605. 602. Ano ba talaga? 02. Makinig ka sa akin. Guys, kasama ko tong dalawa kong ano, Reyna ng buhay ko. Ah, oh, dalawa lang. Oh, hindi kasama to. Ilawang bato na to. Ah, hindi kasama. So, kilometers pa lang. Ilawang bato. May Kawayan na po tayo. Mag-drive-thru muna tayo. O, pabawal bawiin yun. Drive-thru. In 300 meters, turn left. Tulog na tulog ang bebe namin. Hi, I'm Megu. I love meat. I don't like puro gulay. I want meat. Ah, traffic kong daw ako. Guys, ito. Maghanap tayo na mapaparadaan, dahil ang gagawin natin dito ngayon, actual tayo sa parallel parking. Dito. So naghahanap tayo guys ng ating mapaparkingan. Ito yung tabi ng puti. Tapos yan, ito. Yan, kunin mo dito para perfect mo magano. Ito guys, may nakita na tayo sign. So makikita niyo yung ano, dalawang linya doon na ano, na yellow. Doon po tayo papasok. Ito ka na rin isa dito, dito. Dapat so, sakto mo yan, parallel parking yan. Dito natin ipapasok yung ating sasakyan. Tapos diretso na. Dapat mo doon sa ano, iba. Iba, malayo pa yan. Iba, iba. Iba, malayo pa yan. Sige, sige. Iba, ano ka na? Okay. Tignan mo yung parking mo. Nasa linya ka, nasa litna ka. Ano? Ito guys, titignan nga natin yung ginawa natin kung tama. Ayan po. Kung makikita ninyo yung linya na yan. Ayan. Medyo malayo pa po yung ano, yung harapan. So pwede na po natin siya iabante konti. Ayan si ano, si Franny, tinuturo niya sa akin yung tamang pamamaraan ng parallel parking. Kasi po dito sa may kabila, makikita po ninyo yung guhit na yan na dilaw. Dapat hindi tayo dito nakatapat. Or meron din tayong dito allowance na mahigit 2 feet or 1.5 feet, kasi pagbaba mo, hindi mo matatamaan yung sasakyan sa kabila. Yun yung purpose dito guys. Kaya ginigitna natin yung sasakyan. Yan. Pangalawa guys, itong ano, itong gutter na to.
eto po yung distansya ng ano no bumper, itong bumper at saka dito sa may gutter para hindi rin siya tumama. Ayun, inabante niya, ayun. Yan yung tama. Yan guys. So, ito yung itinuturo sa akin ngayon ni Franny para masanay ako kung paano magpa-park ng parallel parking. Idinidemonstrate niya sa akin, pinapakita niya sa akin. Pagbukas muna ng ano, pagbukas natin ng pinto, makikita natin siya nakatayo dito. Ayan yung sa paa niya po. Yan yung dilaw yan. Hanggang sakto lang mo yan, makakalabas ka na. So, yan yung tama dito sa parallel parking. Kasi mga ka-journey, yung kabila, may sasakyan din ho yan. So, yung distance between the two na, ano, na sasakyan, yun po yung tamang bukas. Ito guys, oh, ito guys, galing na tayo doon sa parallel. Ngayon, e-exit tayo ulit papunta sa Balagtas. So, e-exit ako, mag-signal na naman siya ng left. Tapos, unti-unting papasok, saka tayo ngayon, dire-diretso. Guys, doble yung ano, triple yung tinuturo sa akin ni ano ni Franny, defensive driving, parallel, ito. Sino yung nagbibigay sa akin ng mga command kung paano ako ito mga ka-journey yan. Papasok tayo ngayon dito. Kung saan mabagal-bagal dito, pumasok ka na. So merong nauna sa atin, pagbibigyan natin siya. So saka natin siya bibilisan at papasok. Ayan, endless na naman tayo mga ka-journey. Dito ka lang sa right side. So, dito lang tayo sa may right side kasi ito yung pinakamababa ng takbo ng sasakyan. Tsaka yung mag-park ng ganyan, bawal yung mga ganyan. Oh. Maliban lang kung masiraan ka. Ah, yung mga bay na yan. Oo, bawal yan. So, guys, yun pala. Dito sa endless na yan, ang purpose po ng bay, halimbawa lang, nagkaabirya yung iyong sasakyan, doon mo siya itatabi yung sasakyan mo. So, yun po yung purpose ng bay. Ayan guys, dito. Tinuturo niya sa akin ngayon kung saan ako pwede na namang pumarada. So, maghanap tayo guys ng parking area na pwede nating papasokan. So, dahan-dahan. Dito tayo. So, lang tayo dito. Ayun yung ano, ito yung entrance nila. Para pumarada. Dito mo yung kotse, ginawa niya. So, dumaya sa dito, banda sa may kaliwanan. Dito tayo. So, gabi ko. Tabiran mo itong itim. Ito. So, dito, kukuha ako dito. Ano? Yan, balik na. Dito, shoot ko. Ito guys yung papasukan natin yan. May ano, mayroong itim na sasakyan dito tayo sa tabi niya. So yun po yung ano, yung marker na puti, doon natin igigit na yung ating sasakyan. Parallel parking pa rin yun. Katulad din yung kanina. Tignan mo yung parking ng isa. Tignan mo kung tama yung ginawa niya. Tignan mo yung ginawa mo. Kung tama. Guys, bababa tayo. Pinapacheck sa atin ni Maestro kung tama ba yung ating ginawa. Kanina, pagkanan tayo at yung parking niya. Oh, ganda yun oh. Kasing gaya ni Jordan. Ito guys, yung unahan, makikita ninyo, lumapit tayo doon sa marker na puti. Yan. So, hindi po nakagitna yung ginawa ko ngayon. Pero makikita nyo guys, ito. Makakadaan ako dahil dito sa kabila, malaki yung area na binakante niya. Ayan. Makikita nyo yung ano, pagitan ng dalawang sasakyan, malaki po siya. So, andito pa rin yung marker na kulay puti. Ito yung ating sasakyan, guys. Yan. So, kung makikita nyo, yung ating parking, medyo nakagitna naman siya. Naigitna naman natin yung sasakyan sa marker para dito sa kabila ay merong ano rin nilagyan.
Ito, maraming tao. Ito guys, makikita ninyo. Yan, hindi po siya nakagitna. So, kung may panahon ka pang kayang iayos, iayos natin yung sakyan. Dito sa may right side, mga ka-journey, nakita nyo, nakadikit yung isang sasakyan. Yan po yung sinasabi ni Prani na lagi nating iwasan. Pagbukas po ng pinto natin, pagbukas ng pinto, ayan guys, hawakan mo ito, yung kamay mo dito sa gilid, kasi baka tatama dito sa may kabila. Ayan, mga ka-journey yan. Yan okay na yan. Okay na yan, medyo parada. Ayan, medyo pasado na daw ho yan. 85% okay na siya. Pero, mas maganda, guys, kung may i-center mo talaga yung iyong sasakyan. So, practice-practice lang. Yeah, yeah. Ano yung... yung gulong mo nandito? Oo. Itinuturo niya sa akin, yung gulong natin dito sa may likuran, malayo. Kaya hindi nakagitna pala yung ating sasakyan. Dito, nakadikit yan sa marker. Guys, bakante po yan. Kung mapapansin sasakyan dito, mali po yung kanyang ginawa. Dahil hindi siya naka-center po dito sa may linya. Ito, guys. Yan. Hindi po maganda yung pagkanyang pagka-parking. Hindi maganda yung pagkaayos yung kanyang sasakyan. So guys, ito yung sinasabi ng ating instructor na kailangan nakagitna po yung ating sasakyan sa guhit. Ito mga ka-journey, makikita ninyo yung marker dito sa parallel parking. Ayan po siya. So ito yung tinatawag ng parallel. Ayan, magpa-park po yan. Oh. Ayun, kagaling. Oh. Ayan guys. Isang tabig lang niya, isang magmaniobra lang niya, nakapasok na po yung sasakyan niya. Guys, malaking bagay yung itinuturo sa akin ngayon ni Franny sa tutorial sa pagpapark po sa iba't iba klase po ng ano, positioning ng pagpaparking. Yung diretso, parallel, tapos ano pa yung isa ning parallel na left, tapos parallel na right. O, parallel po, dalawa pong klase po yun. Merong ano, right at saka left. Yun guys, yung ano, itinuturo sa ating ngayon ni, ano, ni Franny. So, napakalaking bagay sa akin na bago-baguhan po sa, ano, sa pang-drag drive. Lalo-lalo na guys, gamit na gamit natin ito kapag nasa, ano tayo, sa mga mall area, doon sa mga masisikip. So, sana sa lahat natin dito sa may right side at pag-parking natin dito sa may left side, meron din nakapark dito na ano, na sasakyan na itim. So, ang itinuturo sa akin ni Franny ngayon, yung pagmamaniobra palabas naman. So, alos dikit-dikit lang yung ano, yung sasakyan, guys. So ito ang paano natin ano yung gagawin natin para maiwasan yung diretso ka muna. Atras ka muna, wag munang gagalawin yung manibela mo diretso. Then pag naitapat mo yung unahan niyan, itong bumper mo dun sa likod niyan, saka ka palang babaling. Ah, ganoon pala. So ito, gawin na naman natin yung itinuturo sa atin ni ano ni Franny. Same procedure yung kanina. Okay. Mga ka-journey, gagawin na naman natin yung sinasabi niya. Sana ma-perfect na natin. Atras. Oh, oh, sandali lang. Oh. May mabantay sa likod. Sige, yan. Atras. Atras, dahan-dahan. Wala ba tayo? Wala sa kaya. Titignan natin kung wala. Sige, sige. Atras. So, diretso lang. So, tignan natin left and right. Diretso lang. Ilalabas sige, diretso lang. Diretso. Oh, yan. Lumuso na, no? Nakatapat ka. Up. Sandali. Baling mo na. Baling mo ng todo. Yan. Unti-unti lang natin ibaba yung sasakyan. Sige, iba. Okay, tapos balik ko na. Manibela mo mabilis. Kasi naka, ano yun, kasakit din eh. Ayan, diretso lang. Hop, katulad doon. Yan guys, may biglang ano, lalabas. So titignan natin na double A na talaga. At saka dahan-dahan muna yung ano, yung ating gagawin.
Tanda ka na sa takbo, kita may bilang umatas dyan. Ito guys, kung makikita ninyo, shell siya, pero napakaraming store. So, dito kumakain yung mga turista or mga biyahero kung saan man sila pupunta. So yan, ang tinuturo sa akin ngayon ni Prani, yung pinaka proper parking, kung paano tayo pumarada ng tama. So mga ka-journey ito, andito tayo sa toll gate ngayon, makikita ninyo yung pinakataas niya. Merong casket ticket, RFID, bus, at saka truck. So dito tayo sa RFID only, ayan guys. Tapos sinasabi dito, avoid tailgating, next vehicle is stop here. So stop muna tayo dito guys, kasi yung ano natin. Kasi wala ka naman na sinusundan eh. Oo. Ito guys, yan, naka-stop. Ayun, bigla na lang siyang ano, tumataas. Wala ng 6-auto. O, ba't ganun? Kanina, 5-4-4. Guys, nagre-reflect agad yung ano, balance mo doon sa ano, sa monitor nila kung magkano pa yung remaining balance ng RFID mo guys. Oh. So, dalawang pasok namin doon sa toll gate kanina, nung balance namin is 554, ngayon na naman 602. So, di kami kampante doon sa huling reading ng monitor. So, mas naniniwala kami doon sa huli. Asa pangalawa yung 544. Ito guys, so mayroong ano sa may left side. So, didingin-dingin lang tayo. So, dito na yung diretso lang tayo dito. So, sige, diretso lang. Pakaliwa yan eh. Para kung ganun. Guys, ito pumarking tayo sa tinatawag na facing the wall. Kung mapapansin ninyo yung ano, mga ka-Jordan, yung pader na ho yan, yan yung harap na niya. Malinis. Oo, malinis. Kasi sinusunod natin yung signboard ni yung warning sign nila diyan na ano, na facing the wall. Tapos ang pinakainam dito mga ka-Journey, ito makikita ninyo. Medyo ganito kasi merong poste ng Meralco dito sa gawing ano right side. Papakita ko sa inyo. Ito po yung wall. Ito yung pinaka-marker. Yang yan mga ka-Journey yung marker na ano dilaw. Yan ay gitna natin yung ano gulong ng ating sasakyan. So, unti-unti na natin nagpe-perfect. Itong harap naman ito, ang distansya na lang nito ay 1 feet. Kung makita niyo ka-Journey ito, 1 feet. So ito yung ano, ito yung pininahan ko kanina. Ito ka-Journey yan. Dalawang guhit ko yan. So ibig sabihin ito yung doon sa kabila. Ito yung divider doon sa akin. Ito yung marker niya. So, andito yung gulong ng ating sasakyan. 1 feet yung layo lang niya. Makikita nyo, itong poste dito, yan yung poste ng Meralco. Ito po yon. So, makikita ninyo, yung pinto natin, hindi tatama dito sa may poste. So, ito ka-journey yung pinto natin. Pagbukas niyan, ayan, pagbukas po niya, paglabas niya, hindi tatama sa may poste. Ayan. Ito ka-journey, makikita niyo yung ano, yung line nito. Yung poste nandito. Ayan, makakalabas po siya. Ito, paglabas natin ngayon, ito rin yung titignan natin. Ito yung guide natin para di natin matamaan yung poste. So, napakaganda talaga pag nag-a-actual tayo sa parallel parking. Ayan, ayan mga ka-journey, ayan. Andito tayo sa my side ng Pure Gold sa may Mekawayan. Maraming salamat sa pagsusubaybay ninyo sa aking video. At ito, maraming salamat kay Franny Agatep. Shout out mga kapamilya dyan po sa Cagayan Valley. Nimbag nga daw yung amin. Hanggang dito na lang. See you on my next video.